projection o taya ng CHED o ng Commission on Higher Education, aabot sa mahigit 2.6 million ang tutungtong sa kolehiyo ngayong darating na pasukan. Sa patuloy na enrollment sa ilang mga pamantasan, pwede pang magbago ang kursong kukunin ng estudyante dahil sa iba't ibang dahilan. Kabilang dito siyempre kung meron bang trabahong naghihintay para sa gagraduate. Ano-ano nga ba ang mga kursong may maaasahang magbibigay ng magandang sweldo? Live mula sa Maynila, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, sa talaan ng Commission on Higher Education o CHED ay daan-daang libong mga mag-aaral ang naka-enroll sa top 5 na pinakapopular na courses. Kabilang na ang education, HRM at syempre yung nangunguna o number 1 na nursing. Pero sa talaan ng Department of Labor and Employment, ibang mga kurso ang may pangako ng mataas na sahod. Ngayong magtatapos na ang bakasyon, maaga na raw natutulog si Dindin, incoming fourth year high school student. Kinukondisyon na raw niya ang isip at katawan sa huling round bago magkolehiyo. Bagaman ilang buwan pa bago siya kumuha ng entrance exam sa mga napipisil na kolehiyo, buo na raw ang loob ni Dindin. Accountancy ang kukunin niyang kurso. Siyempre sahod kasi po, ngayon po sa Philippines napakahirap pong makakita ng trabaho. Tsaka mahirap pong maghanap buhay. Kaya yun po yung parang napipisil ko na. Sa datos ng Commission on Higher Education o CHED, nananatiling top course sa kolehiyo sa buong bansa ang nursing kung bilang ng mga nag-enroll ang pagbabasihan. Pumapangalawa ang kursong Hotel and Restaurant Management. Sunod ang Information Technology, Business Administration at Elementary Education. Ang accountancy na gustong kunin ni Dindin nasa number 8. Tinanong namin ang ilang magulang na magpapaaral ng anak sa kolehiyo kung sila ang masusunod sa kursong kukunin ng mga anak nila, ang magiging batayan daw nila ay. Kung ano po ang gusto niya, doon kami. Kasi siya po mag-aaral eh. Siyempre sahod para makatulong siya sa magulang niya. Mahalaga din yun kasi pag wala naman sahod, hindi ka naman mabubuhay sa ating ganitong buhay natin sa Pilipinas. Napakahirap. Sa survey na ginawa ng Bureau of Labor and Employment Statistics ng DOLE, 12,525 pesos ang average na starting salary kada buwan kung susumahin ang wage rates ng mga highly in-demand occupation gaya ng medisina, pagtuturo at iba pa. Sa 10 profesyon dito sa Pilipinas na may pinakamataas na sweldo, nangunguna ang piloto at flight engineers. Halos 80,000 pesos ang sinasahod kada buwan ng mga bagong piloto. Malayong malayo ito sa halos 24,000 pesos na sahod ng teaching professionals na pumapangalawa na sa listahan. Pasok pa rin ang mga engineer, computer programmers at mga doktor na lampas 20,000 pesos din ang starting salary. At bagaman nasa top 10 courses sa kolehiyo ang HRM at Business Administration, kapansin-pansing wala ang mga ito sa listahan ng top earning professionals ng DOLE. Ang mga professional nurse nga na nangunguna sa listahan ng CHED ang kurso, nasa number 14 lang ng DOLE. Mataas lang ng ilang daan ang sweldo kumpara sa mga cook o chef. Jessica, kung susuriin natin itong listahan ng DOLE, ito yung mga trabaho na makukuha kung kukuha nitong 4 years tsaka ng mga 2-year vocational courses, even yung skilled courses na ilang months lang. Kaya ayon sa CHED, senyales daw ito sa mga universities at colleges na pag-aralan na yung mga courses na ino-offer nila. At para naman sa mga estudyante ay i-evaluate daw yung mga trabaho na aangkop una sa kanilang mga skills at pangalawa dun sa demand ng market ngayon dahil hindi raw assurance ng magandang trabaho ang 4-year na courses. Jessica? Okay, Cedric, sa enrollment ngayon, marami pa rin kumukuha ng nursing? Tama, Jessica, nananatili pa rin ito na number one na course dun sa mga college, incoming freshman. At ito nga dito sa datos na pinakita natin, doon sa school, academic year 2009 to 2010 ay 350 plus pa, kung di ako nagkakamali, 1,000 yung mga nursing naka-enroll dito sa kursong ito, Jessica. Parang hindi sila nakinig sa abiso ng DOLE na wag nang pati DOH pala, hindi lang DOLE ha, DOH din, sinabi na wag nang kumuha ng nursing. Parang dapat yata sa mga eskwelahan mismo, kasi alam ko naman, meron silang career guidance na mga projects, ano? Baka pwedeng doon pa lang sa enrollment, masabi na ng mga eskwelahan na meron ng payo ang DOLE at ang DOH na wag na kayong kumuha ng nursing. Hindi kaya pwedeng ganon, Cedric?
Tama, Jessica, sabi ng chat kasi minsan daw nagmumukha ito na kung ano yung uso, either doon sa mga estudyante na kung ano yung nakikita nila na usong kurso, mm-hmm. at itong mga colleges, universities naman, kung ano yung mga kurso na pwede nilang i-offer, in this case, ito nursing. Pero sabi ng CHED, ina-advocate daw nila na katulad dito, yung mga aircraft engineering, mga flight engineering, mga teaching professionals, accountancies, ito sana yung mga courses na pwedeng i-offer nitong mga universities at colleges dahil nga lumalabas din sa study ng DOLE na ito yung may promise ng magandang career, magandang sahod. At sana ito raw yung i-advocate o ito yung i-push ngayon ng mga colleges na careers o ng mga courses na i-offer nila. Okay, ulitin natin, baka sakaling marami pang hindi nakakapili ng kursong kukunin o yung hindi pa nakaka-enroll, wag na hong kumuha ng nursing. Kasi DOLE na mismo, Cedric at DOH ang nagsasabi, wala masyadong maaasahang trabaho dyan. In fact, 200,000 yata yung glut natin na nursing graduates, yung mga graduate ng nursing na walang mahanap na trabaho ngayon. So, wag na pong nursing. Cedric Castillo, maraming salamat. Abangan!